Hindi po totoo na hindi namin tinutulungan ang City of Marikina. Tayo po ay nakaantabay sa kanila at nagbibigay po ng technical assistance sa kanila nang simulan pa lang nila ang kanilang application for certification. Sila po ay kasalukuyang nasa stage 3 at may mga ilang observation lang po tayo na dapat nilang i-comply. Pagdating po sa kanilang workflow structure, nasa 80 to 90% complete na po ito at hindi pa rin po lubusang naisasagawa ang personal training nila. Sa katunayan, nung huling binisita natin sila noong April 2, sila ay nakapag-commit na matatapos ang requirements pagkatapos ng 2 linggo. Kahapon ng alas 4 ng hapon, nakatanggap po tayo ng mensahe to assess the facility, kaya't dumating po kanina ang DOH at RITM sa Marikina. Doon po ay nakita natin na naihanda na nila ang kanilang physical facility. Subalit hindi pa rin po naka-install ang kanilang mga equipments at hindi pa naihanda ang training ng mga laboratory technician at personnel. Dahil ang pinakamaagang schedule for training ay sa Lunes pa, pinayuhan po ng ating team ang Marikina City na mag-enroll ang kanilang lab technician sa online course ng UPNIH ngayong linggo upang makapaghanda sa practical or hands-on training on biosafety ng RITM sa Lunes. Sabi nga po ng RITM, ng ating director doon, si Celia Carlos, ang virus po na ito ay highly contagious. Kaya kinakailangan po ng biosafety level 2 facility, laboratory technologies trained on biosafety and PCR procedures, regularly calibrated equipment and instruments, and a well-established protocol on the quality assurance of test results. Kung hindi po natin ito masusunod, ay ine-expose natin hindi lang po ang magpoproseso ng mga samples sa harm, kung hindi po ang ating mga mamamayan ng Marikina mismo. Naiintindihan po namin ang inyong kagustuhan na mapabilis ang proseso ng testing sa inyong lugar. Ngunit ang hindi pagsunod sa tamang proseso ay magdudulot po ng undue harm sa inyong mamamayan. Meron po tayong 15 COVID testing centers na lisensyado. Karamihan nito ay nasa Metro Manila, kung saan pwede munang ipadala ng lungsod ng Marikina ang kanilang mga swabs na makukuha sa kanilang mamamayan for testing hanggang hindi pa po natin nabubuksan ang inyong laboratorio. Hindi po ang DOH ang nang-iipit sa inyo. Kami po ay kaalyado nyo sa laban na ito. Ngunit kailangan po nating sundin ang siyensya at ang tamang proseso. Kung hindi, ang mamamayan nyo po mismo ang magdudusa dito. Ang kagawaran po ay palagi ang nakahandang makipag-partner sa ating mga local government units. Sa ngayon nga po, meron na po tayong mga local government units na may tie-up sa iba't ibang laboratorio na lisensyado ng ating kagawaran. Katulad po ng City of Valenzuela, meron na po silang tie-up with the Medical City. Ang ating pong lungsod ng Maynila ay nakipag-tie-up po sa University of the Philippines, NIH, para sa mga piling lugar at facilities sa kanilang lugar. At meron din pong mga planong iba pa hong mga local governments to tie-up with licensed testing centers ng DOH. Para po sa karagdagang impormasyon, maaring tingnan po ang AO number 2020-0014 upang higit pong malinawan natin ang ating tamang proseso sa pagsusertify ng isang COVID-19 laboratory.